Hello everyone, how are you today? Teacher Jem Raymond is here. As I told you, I will present to you the content of our PPST resource package, module number 2, entitled The Use of Range of Teaching Strategies that Enhance Learner Achievement in Literacy and Numeracy Skills. In this video, I will present to you various examples how to achieve this objective. This is a classroom observable indicator for our proficient teachers, or teacher 1 to teacher 3. And this is a non-classroom observable indicator for our master teachers. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymonis Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Sinabi ko na sa previous video ko, yung objective na to ay gagamitin natin para sa tatlong school years. School year 2022-2023, 2023-2024, at saka 2024-2025. Ano-ano nga ba yung hinihingi ng objective na to? At ano-ano ang pwede nating maging halimbawa para gamitin nating gabay para makuha natin ng tama ang hinihingi nga ng ating objective number 2? And of course, gagamitin natin yung module na to para maintindihan palalo yung ibig sabihin ng use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Classroom observable indicator ito para sa ating teacher 1 to teacher 3. Meaning required ito na makita during their classroom observation. Especially this time, teachers, na ang main concern ng buong Department of Education ay nakatutok talaga para to improve the competencies of our learners in terms of literacy and numeracy dahil ito sa epekto na dulot ng pandemya sa ating edukasyon. Ang tanong, dapat bang may teaching strategy ka na nagamit both for literacy and numeracy during your classroom observation? Ang sagot ko naman dyan ay oo. Dapat meron talagang nagamit yung teacher na strategy para ma-improve or enhance both literacy and numeracy skills ng mga bata. Wala na kasi yung term na or na nakalagay dito. Unlike noong unang school year na na-implement yung indicator na to. Ang natira na lang kasi ngayon dito teachers ay and. So kung i-interpret mo ito, talagang may strategy na i-employ yung teachers para ma-develop or ma-enhance yung skills ng mga bata, both literacy and numeracy. Non-classroom observable indicator ito or NCOI ito para sa ating mga master teachers. Kahit hindi required para sa mga master teachers na makita ito during classroom observation, like the teacher 1 to teacher 3, dapat mapakita pa rin ng mga master teachers na nagabayan niya ng tama ang kanyang mga mentees na gumamit ng mga strategy para maitaguyod ang literacy and numeracy sa klase. So dapat alam din ng mga master teachers kung ano-ano ang mga halimbawa para makamit yung objective na to. Ang PPST Resource Package number 2 ay makakatulong talaga both for proficient and highly proficient teachers. So before tayo magpatuloy, ano ba ang ibig sabihin ng literacy at numeracy? Ang literacy ay ang kakayahan ng isang tao o ng mga bata na makapagbasa, mauunawaan ang kanilang binabasa, makapagsulat ng mga tekstual na material. Hindi lang ito tungkol sa pag-aaral ng pagsulat o pagbabasa ng mga mag-aaral, kundi pati na rin ang pagkakaroon nila ng iba't ibang kakayahan tulad ng pag-unawa ng mga ideya o konsepto. Ang literacy ay mahalaga dahil ito'y makakatulong sa ating mga mag-aaral para sa kanilang pag-aaral at para din makatulong sa kanilang mga trabaho na ginagampanan nila sa kanilang bahay at sa kanilang komunidad. And of course, makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang numeracy naman ay tumutukoy sa kakayahan ng ating mga mag-aaral na maunawaan at magamit yung kaalaman nila sa matematika para
sila makapagkalkula para makapaglutas ng mga suliranin at makapagbigay kahulugan sa mga impormasyon na nakakalap nila sa pang-araw-araw nilang buhay at makagawa sila ng tamang desisyon. Ang numeracy ay isang mahalagang kasanayan na kailangang matutuhan ng ating mga mag-aaral para makatulong sa kanila para ihanda sila sa buhay. Madaling salita, ang numeracy ay tungkol sa pagkakaroon ng kakayahan ng mga mag-aaral na magamit at mapagdalubhasaan nila ang larangan ng matematika para sa kanilang araw-araw na buhay. Hope na unawaan na po natin yung ibig sabihin ng literacy at saka numeracy. Bago po tayo magpatuloy, nais ko muna ipakita sa inyo yung mahalagang note na nakalagay dito sa page 5 ng module. Nakalagay dito na hindi dapat o hindi lamang dapat sa mga guro ng wika, yung ating mga English at saka yung Filipino teacher na kasalalay ang buong responsibilidad sa pagpapaunlad ng literacy sa mga bata. Dapat ding magtulungan ang lahat ng mga guro sa lahat ng mga asignatura upang tulungan ang mga bata na mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagbasa, pagsusulat at pag-unawa ng mga teksto. Sa pagpapaunlad ng literacy skills, hindi lamang natutulungan ang mga bata sa pag-aaral, kundi nagpapataas din ito ng kanilang pag-unawa sa iba't ibang asignatura. Ito rin ay isang paraan upang mapataas ang kalidad at resulta ng mga estudyante sa lahat ng asignatura. Ang literacy at numeracy ay hindi lamang tungkol sa pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang ng numero. Pareho itong mahalaga sa buong pag-aaral ng mga bata at kailangan nating itaguyod ito sa lahat ng asignatura. Bilang mga guro, responsibilidad natin na bigyan ng tamang pagtuturo at konteksto ang mga kasanayang ito upang matulungan ang mga bata na magtagumpay sa kanilang buhay. To deepen our understanding on literacy and numeracy, this module has given us several examples, illustrations of practices in terms of these areas. Principle number one, literacy instruction is embedded in all learning areas. So, ang ibig sabihin, ang literacy instruction ay bahagi ng lahat ng asignatura. Si Teacher Leia ay nagtuturo sa mga mag-aaral sa grade 6 at dahil alam niya ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng literacy skills sa kanyang mag-aaral, nagtuturo siya ng literacy skills sa kanyang TLE class. Sa isa okasyon, pinakiusapan niya ang kanyang mga mag-aaral na mag-ipon ng mga pakete ng pagkain. Halimbawa ay chips, biscuits, juice at saka pakete ng gatas. Sinabi niya hugasan ito ng mabuti at dalhin sa paaralan. Sa paaralan naman, itinuturo niya sa mga mag-aaral na tingnan yung mga pakete at basahin ang nakalagay dito. So, sa ganitong paraan, natututo yung mga mag-aaral ng maraming bagong salita, no, tulad ng mga pangalan ng mga sangkap na nakalagay nga sa mga pakete. Sa isang pang-aktibidad naman, si Teacher Leia, sinabihan yung mag-aaral niya sa grade 6 na magdala ng isang dyaryong pambansa sa kanilang klase sa Filipino. Sinasabihan niya ang mga mag-aaral na pumili ng isang artikulo na nais nila at gumawa ng mga tala tungkol dito. Pagkatapos, pinagsasama-sama niya yung mga mag-aaral sa 4-6 na grupo. Pinagsasama-sama niya yung mga mag-aaral na pumili ng parehong artikulo upang makarinig sila ng bawat interpretasyon ng kwento at talakayin ang iba't ibang paraan sa paglalarawan ng iisang kwento. Ano-ano ba yung implications ng mga activities na ginawa ni Teacher Leia? Na sa pamamagitan ng mga gawain na pinapagawa niya sa kanyang mag-aaral, nakapag-promote si Teacher Leia ng literacy sa kanyang mga mag-aaral. Sa unang gawain, ipinakita niya sa kanyang mga mag-aaral kung paano magbasa ng mga nakasulat sa pagkain at itinuro sa kanila ang mga maraming salita tulad ng mga pangalan ng mga sangkap. Yung pangalawang gawain naman, nagturo si Teacher Leia ng pagbuo ng mga tala
at pagbibigay ng mga interpretasyon sa mga nabasang artikulo sa dyaryo. Now, nagpapakita ito ng pagpapahalaga sa pagbabasa at pagsusuri ng impormasyon. Sa ganitong paraan, nagtulungan ang mga gawain na ito upang mapalawak ang mga kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga teksto. Ang mga activities na binigay ni Teacher Leia ay hindi nangangailangan ng maraming resources o dagdag pa ng mga oras. Ngunit nakagawa itong gawin ng pagkatuto sa mga bagong termino o bokabularyo na mas nakapukaw pa ng interes ng ating mga mag-aaral. At ito ay tsak na nakakatulong at nakakabuti sa kanilang pag-aaral. Now this time, let's explore the practices employed by Teacher Jonalyn in her music class, which enhanced the literacy skills of grade 7 learners. Now ano ba yung ginawa ni Teacher Jonalyn para ma-promote ang literacy sa kanyang MAPI class? Si Teacher Jonalyn ay nagtuturo ng MAPI sa mga mag-aaral sa grade 7. Marami sa kanyang mga mag-aaral ang nahihirapan sa pagbabasa ng mga textbook sa music, kaya nagplano si Teacher Jonalyn ng isang paraan sa pagtuturo ng musika na mas madali para sa kanila na ma-access ang impormasyon sa textbooks. So plano ni Teacher Jonalyn na turuan ang klase tungkol sa iba't ibang uri ng instrumento. Sinimulan niya ang aralin sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga mag-aaral ng mga pangalan ng mga iba't ibang instrumento. Isinulat niya ang mga ito sa flashcard at ipinakita ito sa pisara. Nagbigay rin siya ng larawan ng bawat instrumento sa bawat mag-aaral. Hiniling niya sa bawat mag-aaral na lumapit sa harap at ilagay ang larawan sa tabi ng flashcard na may pangalan ng instrumento. Kung saan nila iyon, isipin na nababagay. Pagkatapos, nagtanong siya tungkol sa mga nalalaman nila tungkol sa iba't ibang uri ng instrumento, amang katangian ng mga bawat uri at ang pagkakaiba ng mga ito. Pagkatapos nun, hinati ni Teacher Jonalyn ang klase sa tatlong grupo at nagbigay sa bawat grupo ng isang uri ng instrumento. Hiniling niya sa kanila na lumikha ng isang bagay, halimbawa, gumawa ng isang awitin o magdisenyo ng isang poster upang ipakita kung ano ang kanilang nalalaman tungkol sa mga instrumento. O pwede rin naman silang gumuhit ng iba't ibang mga instrumento sa ilalim ng uri ng instrumento at sumulat tungkol dito. O pwede rin naman silang gumuhit ng iba't ibang instrumento sa ilalim ng uri ng instrumento at sumulat sila tungkol dito. At pwede nila itong gawing libro. Sa susunod na aralin, hiniling ni Teacher Jonalyn sa bawat grupo na ipresenta ang kanilang mga gawa sa iba't ibang mag-aaral sa klase. Excited ang mga mag-aaral tungkol sa mga aktibidad at mailan ang nagtanong kung pwede silang gumawa ng mas maraming trabaho tungkol sa kanilang mga instrumento sa bahay. Mapapansin natin na ginamit ni Teacher Jonalyn ang flashcards at ang pagtutulungan ng mga mag-aaral upang palawakin ang kanilang mga kasanayan sa pagbabasa. Pati na rin upang palawakin ang kanilang mga paraan sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagguhit, pagsulat, pagsasayaw at pagtutulungan. Ang ganitong paraan, ang paggamit ng terminolohiya sa paksa, ay isang mabisang paraan para malinang ang kaalaman ng mag-aaral sa paksa na kanilang inaaral habang nalilinang din ang kanilang kasanayan sa pagbabasa. Maliban sa ginawa ni Teacher Jonalyn, pwede ring gamitin yung storytelling, role-playing, or brainstorming na kung saan ang lahat ng mga strategy na to ay nangangailangan ng kasanayan sa pagbabasa at pagsusulat. So dapat mahalagahan na maunawaan natin ang paggamit ng iba't ibang strategiya sa pagtuturo upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral. At ito ay napakahalaga sa pagtuturo ng anumang paksa, anumang asignatura na dapat palawakin ang kasanayan sa pagbabasa at pagsusulat ng ating mga mag-aaral. Now, we also have to remember that teaching of literacy skills at any key stage is important. So let us take note how these skills are developed in each key stage as we explore more
of examples of teacher practices. We are now on Principle 2, Literacy Instruction Considers the Learner's Key Stage. Ang pagtuturo ng literacy ay nagtitiyak na ito ay nababagay sa key stage ng mag-aaral. Isang guro sa grade 2 ang gumamit ng explicit teaching upang palawakin ang kaalaman sa bokabularyo ng kanyang mga mag-aaral. So bago pa man basahin ang kwento, pinili muna niya ang mga pangunahing mga salita na hindi pa gaanong kilala ng mga mag-aaral at ipinakilala ang mga ito sa iba't ibang paraan tulad ng mga larawan at mga context clues. Pagkatapos nito, nagpakita ang guro ng mga halimbawa at ginamit niya ito sa pangungusap. At pinahintulutan din niya yung mga mag-aaral na gamitin yung bawat salita sa pangungusap. Isang guro sa junior high school ang nakikayat sa kanyang klase na magsulat ng argumentative text. Nagpakita siya ng isang editorial mula sa isang pahayagan tungkol sa bullying. Pinangunahan niya ang diskusyon tungkol sa istruktura ng teksto at pagbuo nito. Sa huli, nagtanong siya tungkol sa isang issue sa mga mag-aaral. Should the learners be required to wear specific haircut? Ginamit niya ang brainstorming activity upang ilahad ang mga posisyon ng mga mag-aaral sa issue. Sinimahan niya, pinangunahan niya ang mga mag-aaral sa pag-organisa ng mga posisyon ayon sa antas ng kahalagahan. At pagkatapos, pinahintulutan din niya yung mga mag-aaral na magsulat ng kanilang sariling editorial. Hinikayat din niya yung mga mag-aaral na basahin ang kanilang mga komposisyon pagkatapos. Nakita niyo ba yung pagkakaiba ng mga strategy na ginamit ng ating mga guro? At naisaalang-alang ba nila yung mga key stage ng ating mga mag-aaral sa paggamit ng iba't ibang strategy? Ang pagtuturo ng literacy para sa mga batang mag-aaral, just like grade 2, ay nakatulong sa pagpapalawak ng bokabularyo at pag-unawa sa binabasa. Mahalaga ito upang matulungan silang magbuo ng mga kasanayan at strategy upang mas maintindihan ang nilalaman ng mga simpleng teksto na kanilang binabasa. Katulad na nga lamang sa ginawa ng ating grade 2 teacher dito sa kanyang mga grade 2 learners. Samantala, habang sila ay naging mas bihasa na sa pagbabasa, katulad ng ating mga junior high school learners, mas mahalaga na ang mga kasanayang tulad ng pagtitipid ng oras sa pagbabasa, pagtatanong at pagsusuri ng mga teksto. Bilang guro, kailangan nating magplano at mag-adjust ng ating mga activities upang tugmang-tugma talaga sa antas at kakayahan ng ating mga mag-aaral sa pagbabasa patay sa kanilang edad at kanilang pangangailangan. Let me now bring you to the classroom of Teacher Karen and see how teaching literacy is strengthened by building links to the real world. We are now on Principle 3, Teaching Literacy is strengthened by building links to the real world. Ang pagtuturo ng pagbabasa at pagsusulat ay mas epektibo kung mayroong ugnayan ito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mag-aaral. Si Teacher Karen na isang guro sa grade 3, gusto niyang maunawaan ng kanyang mga mag-aaral kung gaano kaimportante ang literacy sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kaya nagpagawa siya ng proyekto para mapalakas palalo ang literacy skills ng mga mag-aaral sa tahanan at sa komunidad. So, hinikayat niya ang mga mag-aaral na magtala ng mga pangalan ng mga kalye at tindahan, mga outdoor advertisement at iba pang mga street signs na kanilang madadaanan pauwi mula sa paaralan. At kanila itong ibabahagi sa klase sa susunod na araw. Isinulat ni Teacher Karen sa pisara ang mga salita na nalikom ng mga mag-aaral sa kanilang listahan. Mula sa listahang ito, hiniling din ni Teacher Karen sa kanyang mag-aaral na gamitin ang mga salita sa isang pangungusap o sa isang talata. Maaari ninyang hikayatin yung mag-aaral na gamitin ang kanilang creativity upang lumikha ng isang kwento batay sa mga salita na kanilang nakalap. Sa pamamagitan ng proyekto ni Teacher Karen,
nagagawa niyang magpakita ng kahalagahan ng literacy sa pang-araw-araw na buhay ng mga mag-aaral. So, sa pamamagitan ng pagtuturo ng observation skills at pagsusulat ng mga nakikita nilang mga pangalan sa kalye, tindahan at iba pang mga signages, nagiging malinaw sa mga mag-aaral ang literacy ay hindi lamang mahalaga sa paaralan kundi pati na rin sa kanilang paligid. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga salita na kanilang nakita at pagpapakita ng iba't ibang paraan upang gamitin ito, napapalawak ni Teacher Karen ang kaalaman at kakayahan sa literacy ng kanyang mga mag-aaral. Para mapalakas palalo yung pagtuturo ng literacy, dapat mag-adapt tayo ng iba't ibang strategy. Maaari ding magplano ng mga activities mula sa tunay na buhay ng mga mag-aaral at ang mga issue na interesado sila. Makakatulong ito para magkaroon ng koneksyon sa pagitan ng mga mag-aaral at sa loob at labas ng paaralan. Now, let's have illustration of practice on numeracy across curriculum areas. And we will have principle number one, and this is numeracy should be developed consistently across different areas of learning. Ang numeracy daw ay dapat palakasin ng tuloy-tuloy sa iba't ibang asignatura ng pag-aaral. Isang guro sa Araling Panlipunan ay nagnanais na palawakin ang pag-unawa ng kanyang mga mag-aaral sa grade 4 sa paghahambing ng mga lokal na produkto ng agrikultura sa kanilang komunidad. Bilang bahagi ng kanilang aktibidad sa labas ng silid-aralan, hiningi niya sa kanyang mga mag-aaral na magtala ng datos mula sa residente tungkol sa dami ng mga agrikultural na produkto na naani sa loob ng isang linggo. Kinabukasan, pinangasiwaan ng teacher ang talakayan ng mga mag-aaral na may kasamang mga konsepto sa numeracy tulad ng aling agrikultural na produkto ang may pinakamalaking ani? Anong produkto naman ang may pinakakaunting ani? Aling lugar ang may pinakamalaking ani? At pagkatapos, hinikayat pa niya ang mga mag-aaral na mag-andak ng imbestigasyon na bahagi ng kanyang proyekto na nakatuon naman sa mga pangunahing konsepto gaya ng ano ang mga dahilan ng pagkakaiba ng ani? Ano ang mga posibleng solusyon ang maibibigay upang mas mapataas pa ang ani? Sa pamamagitan ng halimbawang ito, ipinapakita ng guro na hindi lamang sa math o sa science na de-develop ang numeracy, kundi maaari din itong maipakita sa iba't ibang larangan ng social studies. Sa pamamagitan ng pagkalkula ng mga datos tungkol sa anumang paksa, ma-de-develop ang kakayahan ng mag-aaral sa kanilang numeracy skills at nagagamit ito upang maunawaan ang mga konsepto sa nasabing paksa. Sa paggawa ng mga proyekto at pag-uusisa, napapakita rin ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahang mag-analisa at magbigay ng solusyon sa mga numerical na mga problemang kanilang nakikita sa tunay na buhay. Ito ay nagpapakita na ang numeracy ay mahalaga sa bawat aspeto ng edukasyon at hindi lamang sa math at science lamang ito makikita. Ano-ano pang pwede nating mga strategy na magamit kung paano mapakita ang konsepto at kasanayan sa numeracy sa iba't ibang paksa o asignatura? Pwede natin itong magamit sa history class. Now, sa kanyang klase sa kasaysayan, sinama ni Teacher Marites ang mga konsepto ng oras, bilang, petsa, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at petsa, pag-unawa at paghahambing ng mga malalaking bilang, paggamit ng timeline at logical na pangangatwiran. Kasama ng kanyang aktibidad ang pagkakasunod-sunod ng mga numero at petsa upang matulungan ang mga mag-aaral na makita kung bakit naganap ang ilang mga pangyayari tulad ng simula ng isang digmaan. How to insert numeracy in science? Sa kanyang klase sa science o agham, sinama ni Teacher Melody ang pagtaya ng sukat, pagkolekta ng datos, pagkumpara at pagbibigay kahulugan ng datos sa graph at diagram, pagtansya o pag-estimate, at pagbibigay ng logical na pangangatwiran.
sa kanyang klase din sa science, hiniling din niya sa grade 8 learners niya na sukatin yung mga extension ng isang spring sa iba't ibang paraan upang matutuhan at masubukan ng mga learners ang iba't ibang paraan sa pag-record ng resulta. How to insert numeracy in English? Sa kanyang klase sa English, sinama ni Teacher Lalaine ang pagbabasa at pagsusulat ng mga numero, mga konsepto ng oras at sukat sa English sa kanyang grade 4 English class. Sa kanyang PE class, sinama ni Teacher Joe ang mga konsepto ng mga numero, pagpapakita ng iba't ibang sukat at praktikal na mga activities na nagtutukoy sa mga distansya. Nagtanong din siya sa kanyang mga mag-aaral upang masukat ang kanilang tibok ng puso, bilang ng pulso at bilis ng pagbabalik ng normal ng tibok ng puso upang masukat ang kanilang kondisyon physical. Sa kanyang art class, isinama ni Teacher Imelda ang geometry, particularly yung mga iba't ibang hugis at perspective sa kanyang klase sa sining para sa mag-aaral sa grade 8. Alam niya na ang pag-unawa kung paano nagtutugma ang mga hugis ay makakatulong sa mga mag-aaral para magdisenyo ng kanilang sariling pattern sa tradisyonal na style or estilo. Let's have principle 2 for numeracy. Numeracy skills are built through meaningful and fun-filled activities. Si Teacher Andrew, isang guro sa TLE ng grade 6, nagpagawa sa kanyang mga mag-aaral ng isang table na kung saan isusulat nila araw-araw ang kanilang ginastos na baon. Pagkatapos nito, pinakita niya sa klase ang pagkukumpara ng kanilang baon at gastusin. Sinabihan din niya yung kanyang mga mag-aaral na gumawa ng bar graph at pinakiusapan ng mga ito na magpakita ng interpretasyon nila sa kanilang mga nahanap na datos. Pagkatapos nito, pinagawa niya yung mga mag-aaral niya ng individual financial plan. Nag-promote si Teacher Andrew ng numeracy sa kanyang TLE class sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang pag-handle ng pera at paggamit ng numeracy skill sa pang-araw-araw na buhay, sa pagpapagawa ng table para sa kanilang daily allowance at expenses na gawa ng mga mag-aaral na mag-compute ng kanilang gastusin at natuto silang mag-interpret o magbigay kahulugan sa mga datos na nagamit sa graph o chart. Sa pagkakaroon ng individual financial plan, nakakatulong si Teacher Andrew na mapalawak palalo ang kanilang kaalaman sa numeracy at pagbibigay ng kasanayan sa paggamit nito sa personal na buhay. Let's have more examples. Gumamit ng laro tulad ng Simon Says Geometry ang teacher na may temang galaw at nakapagpapatuwa at nakapagpapakilos sa mga mag-aaral upang gamitin at pakinggan ang mga terminolohiya sa mathematics. So ito ay nagbigay daan sa paggamit ng visual, kinesthetic at audio na mga paraan sa pag-aaral. Now, gamit ang number lines ay makakatulong sa mga mag-aaral na maintindihan ang simpleng mga math equations. Maaari nilang gamitin ang linya upang lumikha ng visual image ng isang problema. Makakatulong ito sa mga mag-aaral na maunawaan na ang numero ay hindi magtatapos o hindi nagtatapos sa zero. Pagkos, nagpapakilala ito sa mga negative numbers pa. Maaaring gamitin ng mga mag-aaral ang activity na to upang magamit ang mga larawan, kilos, at pakiramdam sa mga math equations. Now, another illustration of practice, both numeracy and literacy in the classroom instruction. The objective for literacy, dapat kong mapakilos ang aking mga mag-aaral na tandaan ang mga detalye sa isang kwento, mga karakter, lugar, at pangyayari. Ang mga layunin naman or ang layunin naman sa numeracy, dapat ko mapakilos ang aking mga mag-aaral na magbasa at sumulat ng numero hanggang 1,000 sa simbolo at salita. Now, si Miss Kathleen ay isang guro sa grade 2. Iniisip niya ang mga literacy at numeracy ay may pantay na kahalagahan sa pagtuturo.
Kaya ginamit niya ang isang kwento tungkol sa isang pamilya. Gamit ito bilang batayan, hinikayat niya ang kanyang mga mag-aaral na talakayin ang mga detalye ng kwento, mga karakter, lugar at pangyayari. Sa kanyang klase sa matematika, ginamit niya ang parehong kwento. Hinikayat niya ang atensyon ng mga mag-aaral sa number sense sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila na magbasa at sumulat ng bilang na kumakatawan ng mga miyembro ng pamilya. Bilang isang extended activity, sinabi niya sa kanyang mga estudyante na mag-ulat tungkol sa kanilang mga pamilya kasama ang bilang at ang mga pangalan ng mga miyembro. Si Miss Kathleen ay nag-promote ng literacy at numeracy sa loob ng kanyang silid-aralan sa pamamagitan ng paggamit ng isang kwento bilang batayan sa kanyang pagtuturo. Ginamit niya ang kwento na to upang mapaunlad ang mga kasanayan sa pagtanda ng detalye ng isang kwento sa literacy at ginamit din niya ito upang maipakita ang kahalagahan ng numero at kung paano ito magagamit sa totoong buhay sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga numerong nag-uugnay sa kwento na ituro niya sa kanyang mga mag-aaral na magbasa at sumulat ng mga numero hanggang 1,000 sa mga simbolo at salita sa pamamagitan ng pagsasanay at aktibidad na kagaya ng pag-uulat tungkol sa kanilang mga pamilya na kasama ang bilang at ang mga pangalan ng mga miyembro na ituro niya sa kanyang mga mag-aaral ang kahalagahan ng numeracy at literacy sa pang-araw-araw na buhay. Nagpakita ng malalim na pangunawa si Teacher Kathleen sa mga kasanayang literacy at numeracy. Ito ay mapapansin sa kanyang mga activity sa pagtuturo para sa araw na yon. Sumalinaw ang kanyang hangarin na palakasin ang kasanayan ng kanyang mga mag-aaral sa literacy at numeracy. That's all teachers. Hope nakatulong yung video na to para mapaliwanag sa inyo kung paano gamitin ang iba't ibang strategy para mapaunlad palalo ang kasanayan ng ating mga mag-aaral in terms of literacy and numeracy. Thank you so much teachers for the support you gave to my channel and watch out for more videos about PPST resource packages na manggagamit natin para mapaghandaan yung mga IPCRF MOVs natin para sa school year na to. Thank you so much for watching. Till next time, keep safe everyone!